Ang paksang aking tatalakayin sa pagkakataong ito ay ang dalawang uri ng pagtatalo, maging ang mga ekspresyon na maaari nating gamitin upang epektibong maipahayag ang ating kaisipan. Ayon kay Arrogante noong taong 2000, ang pagtatalo ay isang sining ng gantihang katwiran o matuwid ng dalawa o higit pang magkasalungat na panig tungkol sa kontrobersyal na paksa. Bakit nga ba sining? Hindi maaaring bato ka lamang ng bato ng impormasyon. Sabi niya, may dalawang uri raw ng pagtatalo. Una ay ang formal na kung saan ang paksa ay masining na pinag-uusapan at masusing pinagtatalunan. Ito ay may takdang panahon, araw at oras kung kailan gaganapin. Ang formal na pagtatalo ay may sinusunod na tatlong hakbang. Una ay ang pangangalap ng datos o impormasyon bilang basihan at patunay sa nais mong ipaglaban ng panig. Kalawa ay paggawa ng dagli o balangkas. Kailangan mong buuin sa iyong isipan kung paano mo ilalatag ang mga impormasyon saka ito ibabato sa kabilang panig upang masiguro na maayos ang pagkakalapat ng mga ideya. Ikatlo at panghuli ay ang pagpapatunay ng katwiran sa pamamagitan ng mga nakalap mong datos doon sa unang hakbang. Sumunod na uri naman ng pagtatalo ay ang di-formal. Ito ay ang hindi maayos na pagpapalitan ng ideya at palagay matapos ihayag ng tagapangulo ang paksang pagtatalunan. Pagkabigay ng MC ng topic, ito yung mga tila nagrarambulan na. Basically, yung pagtatalo na ito ay hindi makikita ang mga hakbang na binanggit ko kanina. Walang batayan, hindi isinaayos at basta na lamang binibigkas ang mga salita na may isipan kasi nga walang dagli o balangkas. Upang epektibo nating maipahayag ang ating kaisip at damdamin, ay maaari tayong gumamit ng iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng layon. Sa pamamagitan kasi nito ay mas malinaw nating mayaabot sa ating mga tagapakinig o mambabasa ang puntong nais nating ihayag. Nariyan ang pagmumungkahi at pagpapayo, pag-aanyaya o pag-iimbita, ang ekspresyon ng pagbababala, ang panunumpa at o pangangako, at panghuli ay ang direktang pagsang-ayon o di kaya na may pagsalungat. Bilang pagwawakas, nawa ay maalala at magamit ninyo ang mga impormasyong inilahad ko sa bidyong ito. Karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kaniyang kaisipan, opinyon at pananaw, kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maari tayong tumanggi sa kaisipan o punto ng pagtatalo nang may paggalang pa rin sa ating kausap. Maraming salamat sa pakikinig!